saya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Atanasio, ubispo at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang ubispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya, ang anak mo ay Diyos sa totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinaninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, naway kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinursulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga ekskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian.
Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, inahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, para sa ikatlong linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, ang ating pong ipinapahayag na pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ito ang ating pananampalataya na sinasabi nga sa atin ngayong araw na ito, napakahalaga ng pagkakaroon ng pananampalataya. Kaya magandang suriin, ito bang ating pagsisimba? Ito bang ating pagdedebosyon
ay nakaugat sa pananampalataya. Kaya tayo nagsusumikap na bumalik at pumunta dito sa dambana ng Nazareno ay dahil nananampalataya tayo kay Kristo. Tingnan po natin. No? Sa kwento ng Ebanghelyo, napakaraming tao, base sa kwento, napakaraming tao ang naghahanap kay Jesus. Sumusunod kay Jesus. Alam mo naman, wala po nakakaligtas sa Diyos. Alam niya ang nilalaman ng ating puso. Alam niya kung ano ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa Kanya. Wala tayong maitatago dyan. Kaya nga, dito, kinausap niya yung mga tao at tinanong, bakit niyo ba ako hinahanap? Dahil ba may kailangan kayo sa akin? Dahil ba nakakain kayo? Kasi bago po ang kwentong ito, ipinamalas ni Jesus ang pagpapakain sa higit 5,000 tao. Sa iilang pirasong tinapay lang, labis-labis pa, nabusog silang lahat. Kaya ang sabi ni Jesus, hinahanap niyo ba ako dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog? Dahil lang ba doon? Yung magandang mapagnilayan natin. Huh? Dahil lang ba doon kaya ninyo ako hinahanap? Kasi nakakapagbigay ako ng tinapay. E ang tanging layunin ni Jesus, magkaroon at manalig o manampalataya ang mga tao na si Jesus ang Mesiyas, ang isinugo ng Diyos. Sa atin po ngayon, no? Bakit ka pumupunta ng simbahan ng Quiapo? Bakit kung saan naroon ang Nazareno, nandoon ka rin? Bakit? Dahil ba may kailangan ka sa Nazareno? May kailangan ka kay Jesus? At kapag, no, sabi nga, mapaghimala ang Nazareno. Kapag humiling ka, ipagkakaloob sa iyo. Marami na tayong kwento ng pagpapagaling. Marami tayong mga kwento ng answered prayers. Pero yan ba ay nakatulong na mapalalim ang iyong pananampalataya? Na masusubok kapag hindi ba ipinagkaloob sa iyo ang kahilingan mo, susunod ka pa rin sa Nazareno? Magandang tanungin natin muli, no? At suriin ang ating mga sarili, ang ating pong pagdidibosyon. Nandito lang ba tayo dahil answered prayer ka? Nandito lang ba tayo dahil narinig mong mapaghimala ang Nazareno? Kasi kung mananampalataya tayo, mananalig tayo kay Jesus, gagawin natin kung ano ang kanyang mga sinasabi sa atin. Ipagkaloob man o hindi, yung hinihiling mo, hindi ka matitinag, hindi ka aalis, hindi ka mawawala sa simbahan dahil malinaw sa iyo na si Jesus ang iyong sinusundan. Hindi dahil sa material na bagay na po pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Hindi sa kung anumang bagay, kundi dahil naniniwala ka na si Kristo ang makapagbibigay sa iyo ng buhay. Sana po, no? Katulad ni San Atanasio, lubusan nawa natin mas makilala si Jesus na hindi lang tao, kundi Diyos na totoo. Totoong tao, totoong Diyos. Kakapitan at lalapitan natin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang Diyos ang malamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan.
ang ating pong itutugon, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan. Magsilohod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Atanasio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming may pahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na ang aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.